Magandang hapon ulit sa inyo mga katropa. Andito na uli ang chef na ang kanyang pinaglulutuan lang ay ang aking kusina para walang kumontra. Ngayon tropa, ngayon araw na ito, lulutuin ko ay sisig ala Bulacan. Yan. Ito ang aking mga sangkap. Meron ako dito tropa na luya, bawang, sibuyas, at itong sili para mas masarap siya pag may konting anghang. Ang ginagamit ko dito ay isang ginisa. Tapos, itong real mayonnaise. Yan. Ito yung mayonnaise na original, yung may asim-asim. Tapos ito ang aking maskara ng baboy. Yan o, ito pa yung tainga niya. Yan, ito yung kanyang bibig, tapos yung kanyang dila. Yan. Tapos ang gagamitin ko sa kanyang itlog ay ito, sariwang itlog ng manok. Dahil pag may itlog, special. Pag special, mas mahal, di ba? Yan. Ngayon, ang aking unang ginagawa sa pag-ano nito ay ito ay akin munang gagayatin para lagain. Pagka ating itong ilalaga, kailangan may lasa na. Para pag atin siyang niluto, ay may lasa na ang kanyang karne. Yan. What's this? Ngayon, tropa, ito na tropa yung aking baboy. Yan. Ngayon, ang ginagawa ko dyan, tropa, pag ako yung nagluluto ng aking sisig na ala Bulacan, siya ilalagyan ko na ng asin. Yan. Tapos lalagyan ko siya ng betchin. Yan, betchin. Yan. Katapos lalagyan ko siya ng tubig. Yan. Pag nagawa ko na yan, isasalang ko na. At papaigahin ko para yung kanyang katas ng baboy, saka yung aking inilagay na asin at saka betchin lumasa sa laman. Sasalang ko na. Habang pinapakuluan ko yung aking baboy para lumambot at magkalasa, ito, ang gagawin ko naman, magagayat naman ako ngayon ng sip ng luya. Yan. Kailangan sa paggayat ng luya, yan, ganyan lang. Kailangan maliliit lang siya. Yan. Yan. Kailangan ganito lang. Yan. Tapos ganito sa luya. Yan. Yung papakita ko lang ganito lang. Tapos sa sibuyas naman, yun. Yan. Kailangan sa sibuyas natin, pino din lang siya. Yan. Yan, ganyan lang dapat ang gayat natin sa ating mga sangkap. Yan, sa sibuyas ha, ganito. Yan, mamaya ko na itutuloy ang paggayat. Tapos, ang aking bawang, yan. Yung pino lang, para, ano siya, para pagsubo natin, hindi tayo maano agad sa ano yan, kailangan pino. Yan. Tapos itong sili yan, gagayatin din natin yan. Itong sili naman, nadudurog yan pag naiigisa na. Mas masarap kasing tumaan pag may kunting anghang. Yung kunti lang, wag naman sobrang anghang. Ganang baka naman hindi na natin magustuhan ang lasa. Yan. Yan, ganyan lang ang pagayat. Ito na tropa yung aking maskara ng baboy. Yan, oh. Kailangan tropa, pag tayo magagayat, yan, ganito lang kalalaki, oh. Yan, pansisig na yan. Ito na ngayon tropa, oh, nagayat ko na siya. Yan na ngayon. Ngayon naman, next ko na siya, ay lulutuin ko na siya. Gigisa ko na siya. Yan, ngayon, ito na mainit ng ating kawali. Kailangan na nating, yan, lagyan na natin siya ng mantika. Ang purpose, kaya nilagyan ko siya ng mantika na ganito, painitin dahil dito ko igigisa ang aking mga sangkap. Igisa muna ang ating bawang. Pagkagisa natin ang bawang, i-next na natin ang ating luya. Next step na natin ilalagay ang ating sibuyas. Yan. Hindi naman natin kailangan sunugin ang ating luya at ang ating bawang. Yan. Gigisa lang natin siya. Ito na, ilagay na natin ang ating konting siling pampanghang. Yan. Katapos, ilalagay ko na itong ating karne.
pagluto niya, habang tayo nagigisa, lagyan na natin siya ng bitkin. Konting bitkin. Tapos lagyan natin siya ng konting asin para magkalasa na. Dahil kanina naman, yung pagkakalaga natin, konti lang ang lasa nun. Pinatalab lang. Tapos ilagay na din natin ang magic. Ang ginsa. Yan. Mas masarap gamitin din sa ano, para sa aking panlasa, ang ginsa. Pag aluto ay itong yan. Ito na ngayon ang ating sisig na yan. Diba? Na brown na siya. Ito ang sisig na ala Bulacan. Basta sinabing sisig na ala Bulacan, laging masasarap yan. Malapit na siyang maluto, konti na lang. Sunod na ilalagay ay itong ating mayonnaise. Yan. Para makompleto ang sisig. Yan. Konti lang naman ang mayonnaise niya. Ngayon, para na special ang ating sisig, heto. Heto ang itlog. Yun. Yan. Ngayon, matatawag na natin na special ang ating sisig dahil sa itlog. Yan. At ito pa, meron pa ako dito mga itlog na puro. At ngayon, yan. Luto na siya ngayon. Imimix ko naman siya. Yun. Diba? Yan na. Mix na. Ang aking sisig. Yan. Ito nyo. Binuhay ko ulit yung gasol para maano yung itlog. Yan. Diba? Itong style ng sisig ala Bulacan. Kita nyo, tropa? Yan. Yan ang sisig Bulacan. Mga tropa, thank you for watching sa aming bagong vlog ng Gracia Provinciana. Paki-like and share na din para malaman ng ibang mga friend ninyo kung paano ang pagluto na hindi pa nakakaalam. Like and share sa para malaman nila kung paano ang pagluto ng sisig na ala Bulacan. Basta sisig Bulacan, masarap.